좋은 뒤로 놓자. Kamusta po kayong muli? Guys, gusto niyo bang matuto kung paano magluto o paano mag-business ng Hong Kong fried noodles? Sa video ito, i-share ko po sa inyo kung paano nga ba sila kumikita. At ituturo ko rin po sa video ito kung saan po kayo pwede mag-direct ng mga bilihan ng gantong product. At ituturo ko rin po kung paano nga ba magluto ng noodles. Ayan guys, andito na po ako sa bilihan ng mga product ng Hong Kong fried noodles. Ayan guys, andito na po ako sa loob ng kanilang tindahan. Medyo napagod, kaya konting pahinga. Alam nyo ba guys, itong supplier na aking nakita at isishare sa inyo is napakamura ng kanilang product. Pwedeng-pwede na po kayo mag-direct. And ang kagandahan po sa kanila is pwede nyo pong makita mismo ang product at makakapili po kayo at makakasiguro na bago. Ito nga pala guys, ang package ng Hong Kong fried noodles. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung pricing ng bawat isa. So ayan guys, punta na po kayo dito sa Cavite. And guys, ito po pala ang laman ng package ng Hong Kong fried kung saan pwede po kayo makapag-impisa. Meron silang egg noodles, merong shoma, ng price list. Egg noodles nasa 125 per kilo. Ang sauce nasa 110 to 145 per liter, depende po sa flavor. Ang siomay nasa 120. Ang cup nasa 100. Ang chopsticks nasa 90. So ayan guys, pwede na kayo pang simula. Ngayon, tuturo ko na po sa inyo kung paano magluto ng egg noodles. Sa isang pack po, ayan guys, kung makikita nyo, meron po siyang 12 pieces. Sa isang piraso po niyan, is pwede niyo po maluto ng dalawang lutuan o dalawang servings. So ayan guys, magpakulo muna kayo ng tubig. Kapag kumukulo na siya, yan ilulubog niyo. Dapat po iaahon-ahon na po. Tantahin niyo lang po guys ang pagluluto. Dapat po hindi po siya babad sa mainit para po hindi maging malata o malabsak. So ayan guys, ganyan lang po yung pagluluto. Babad ng konti, tapos iaahon. Tatantiyahin nyo lang po guys ang pagluluto. Ganyan lang po kadali. So ayan guys, pagmasdan nyo po ang aking pagluluto para po maganda ang magiging resulta. Mga 5 minutes lang po guys ang pagluluto ng noodles para maganda po ang kalalabasan. So after po nyan guys, kapag alam nyo na po naluto na, patayin nyo na po siya, ahunin at strain. Dapat po, manlawan nyo po sa malamig na tubig. Hindi naman po ganun kalamig, kahit po yung tap water, pwede na po. So, ayan guys, oh, madali lang po ang pagluluto ng fried noodles. So, ayan guys, pwede na siyang ahunin. Katulad po ng sinabi ko, strain nyo po siya pagkatapos. Yun, magpa-fried na po tayo. Unahin po ang mga toge sa pag-fried. Tantya-tantyahin lang din po para po hindi mo masunog. Eksakto lang at medyo crunchy. So ayan guys, saka natin isama ang ating nalutong noodles. So ipa-fried na rin po natin siya. Tantya-tantyan din po. Ayan guys, ganyan po ang pagluluto. Para po hindi malabsak. Ang iba po kasi gusto is hindi masyadong luto, or iba naman ang gusto nila is medyo sunog-sunog or medyo crunchy. So nakikita naman po ng customer ang pagluluto, kaya gusto po nila. Yan, konting flavoring para po medyo malasa. Toyo, lagyan din po. So yan guys, pina-fried ko na po. Ganyan lang po guys, kadali ang pagluluto ng fried noodles. So ayan guys, pwede na rin po kayo mag-umpisa at magtinda sa inyong lugar. Sa isang noodles po, ay nakaluto po ako ng dalawa. Hinaluan ko lang po ng toge. So ang servings po niyan is nasa 35 with siomay. So diba ayan guys, kikita ka na. Subukan nyo na po ang pagtinda ng Hong Kong fried noodles.